ang Pilipino magtatago at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan, nakakatawa nga eh, hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa constitution yan, mabigat yan, to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Eh, yung mga mayor, baka hindi niyo alam yan. Mabigat na parusa yan. Sa konstitusyon yan eh. Kaya magdadalawang isip kayo. Lahat ng tao. Eh ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw, bababa yan ang kaso ninyo. Sarili ninyong sakit ng ulo. Kung it's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Makinig kayo, okay. Pag hindi, okay rin. Pero ang consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan. Okay lang po. Wag po alam nyo. Wag po sa labas, sasama ang loob ninyo. Bakit? Tatandaan natin. Ako, yan ang paniwala ko eh. Ha? At yan nga ang sinabi ko kay Pastor Kibuloy eh, nung hiningan ako ng message. Sabi ko, lahat naman ang pinagdadaanan nating hirap, pagkatapos nun, dumarating ang pagpapala. Ako, naniniwala ako, ginagamit na ito ng kalaban, ng damonyo. Ginagamit na ito, ay sige, malulung na kayo dyan. Ayaw nyo magpaawat, magpakalulong kayo, magpaka-addict kayo sa posisyon, magpakalulong kayo sa kapangyarihan, magpakalulong kayo sa pagiging diktador, pinipigilan kayo, ayaw nyo magpabigil, sige. Posibleng nagagamit na yan ang damunyo para ang puso ng taong bayan lalo maghimagsik. At pag nahinug na, tunay na hinug na ang mangga ni BP Sara. Pagsalita ni BP Sara, game over na. Antayin natin. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Basta tuwing may pagsubok, kapit. Yan yung sinabi ko kay Pastor, kapit. And after that, pagpapala. Kung nilalabag ang karapatan natin, may Diyos naman. Makukuha din natin to. Ha? Antayin lang natin, mga brad. Antayin natin na mahinog ng todo yung mangga ni BP Sara para siya ay mapilitan ang magsalita. Pag hinug na, yung mangga ni BP Sara, magsasalita na yan. And alam nyo na, kitakits na lang po tayo. Yeah? It's start of the end. Sabi ni ABN, malapit na malapit na. Sabi, diretso na lang sa EDSA kung ayaw nila payagan dyan doon sa mga... alam mo, ako para sa akin ha, huwag muna EDSA. Antay muna natin manindigan yung mga kaalyado ni Tatay Digong na naging senador dahil naging presidente si Tatay Digong. Mahiya naman kayo, magsalita naman kayo. Hindi, pasensya na po. Baka magkaiba-iba kami ng
ng opinion at argumento rito ni Banat Bay at ni Boss Dada. But this is my opinion. Let's accept the fact. Wala kayo sa pagiging senador kung hindi kay Tatay Digong. Magsalita naman kayo. Puro kayo. Ano yan? Tinalo pa kayo ng bagong salta na senador? Artistang senador? Daig kayo sa kambira, ka-chief of police ka dati. Tinalo ka pa nung artista? Matapang pa sa inyo si Senator Padilla? Mahiya kayo sa mga... Pasensya, nakakaasar. Eh, sabi ko naman dito sa amin, walang kumukumpas eh. Hindi naman kami pinagbabawalan ng SMNI. Huh? Hindi naman, oh, ito lang ibalita nyo, ito hindi pwede, hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit kaming magkakaiba kami. Masyadong balat sibuyas ang gobyerno ito, nakakagalit ng ginagawa. Alam mo kung ba't balat sibuyas sila? Huh? Kayo, lintik kayo. Ha? Ayan si Tambaloslos hanggang ngayon. Ang baba ng trust rating. Ang baba niya sa survey, di ba? Kayong mga vloggers na sinasabi niyong nabayaran kayo. Makawala kayong silbi. Ang lalaki ng bayad ninyo. Hindi niyo naman mapataas sa survey yung mga kandidato niyo. Wala kayong silbi. Diyan mo malalaman. Puro lang kayo views. Tandaan niyo po, ha? Lagi niyo pong tatandaan ito. Ang views ay iba sa influence. Let me repeat that. Ang views iba sa influence. Kaya kahit sabihin nyo nagbu-views kayo, kakatira nyo kay Pastor Kibuloy, kahit na anong bira nyo dyan, yung amo ninyo hindi tumataas ang ratings. Alam mo kung bakit? Kasi kayo mga ensimada, yung mga sagigilid na vloggers, wala kayong influence. Ang kaya nyo hanggang views lang. Diba? Mga wala kayong silbi. Wala kayong silbi sa bayan. Bakit? Ang may pakinabang lang dyan sa views nyo, kayo. Kayong mga vloggers. Huwag tayong maglakuhan. Hindi nyo nga mapataas yung amo nyo eh. Coach, Ano example mo? Nawala sa influence, ay wala sa abuse yan, nasa ano yan? Nasa ano tawag dito? Influence. Bigyan ko kayo ng malakas ang views. Ben Barubal. Bigyan ko kayo ng malakas ang influence. SAS. Attorney Trixie. Maliit ang views nila kung i-compare mo kay Ben Barubal. Pero si Ben Barubal ba pinakikinggan ng tao? Pinapanood kasi nakakatawa. Para sa kanila. Popcorn content eh. Alam mo ang popcorn content, papanuurin at papanuurin ng tao. Kaya ako, I don't respect views. I respect influence. Pag yung vlogger nagsalita, nakikinig ang tao. Nasusway. Diyan mo malalaman influence. Di ba? Malalaman influence. Halimbawa, pag nakita kang manamit, bukas, yung mga kasamahan nila, ganun na manamit. That is influence. Ito mga ito, puro lang kayo views. Mga animal kayo, mga vloggers kayo. Ginaganito na tayo, tahimik pa kayo. No, sabi dito, hindi sa lahat ng panahon panalo kayo. Tandaan niyo 'yan. Pati kayo mga vloggers, tandaan niyo tama 'yung sinabi rito. Hindi sa lahat ng panahon panalo kayo. Pag ikot ng mundo, tatandaan niyo, pupunta rin kayo sa ilalim. Lalo na kayo may mga kaso? Naku, kilala ko kayo. Lalo na kayo na mga vloggers na addict. Pag upo ni BP Sara, hahabulin kayo mga animal. Kayong adik. Ha? Mana kayo. Adik kang vlogger ka, animal ka. Hahabulin kayo ni BP Sara. Kaya katatandaan nyo, iikot ang mundo eh.
Huwag niyong dalhin yung inyong vlogging. Kasi alam ko yung mga yan eh. Gusto niyan sa Duterte. Dahil mukhang pera, kaya nando doon. Dahil for the views. Hindi sila nag-click eh. Ninervyos. Mga nervyoso yung mga animal na yan. Pagkatapos ng TBJ, pagkatapos ng balita nila, hindi na kumita, lipat sila dyan. Fidela, Jumalin, hindi lang mga TBJ vloggers, ha? Meron pang iba, nakisaw-saw lang. Dating binumura ang Marcos. Ngayon, inihimod ang puwet ni Marcos. Fidela, Jumalin, marami salamat po. Kilala namin kayo. Ingat ka, Brad. Pag-upo ni BP Sara, make sure malinis ka. Pag-upo ni BP Sara, tigil mo muna yung droga mo, ha? Tigil mo muna. Iikot ang mundo, eh. Kaya kayo mga addict, ang problema nyo, wala sa pera. Ang problema nyo, wala sa gobyerno. Ang problema nyo, yung sarili ninyo. Kasi, pag hindi nyo nasolusyonan yung pagiging addict nyo, it's either mamatay ka dyan ng overdose or hahabulin ka ng batas. Sooner or later, tandaan nyo yan, wala akong nakita na hindi nagbagong buhay na itinuloy yung pagdadrugs ng hindi namatay or hinabol ng batas. So huwag mong sisihin ang ibang tao. Ang sisihin mo kasi bakit ka addict. Tigilan mo yan, Brad. Kayong mga addict, tigilan nyo yung tinitira ninyong pulburon, ha? Hindi dahil masamang tao, hindi dahil bad trip yung mga taong yan. Dahil addict kayo. Tigil-tigilan nyo nga yung mga kakornihan nyo yan. Yan ang mga ano eh. Yan ang mga katangian ng addict. Hindi sila tatanggap ng mali nila. Because you live in a different world. Nasa alapaap ang inyong mundo. Hindi kayo nakasayad sa basahig. Hindi nyo alam ang nangyayari. Addict kasi kayo. Addict, addict, addict. Ah, habulin kayo ni Sarah. Antay lang kayo. Kasi isipin mo, naiinis ako saglit. Ang yayabang ng mga vloggers ninyo, konti raw ang tao. Eh kung konti ang tao, ba't duwag kayo sa rally? Diba? Kagigising ko lang, pambihira. Pagising ko, meron ng doon sa group chat namin ng mga... Group chat namin sa TV. Yun na lang. Ayoko magbanggit ng ano. May ganito ng balita. Konti pala, di ba konti? Mahiya naman kayo mga vloggers na nagsasabi ng konti. Kung konti ito, bakit nyo inaawat? Bakit duwag kayo? Ha, bakit kayo duwag sa rally na to? Bakit weak kayo? Ano, sabog ba kayo? Sabog ka? Kaya praning ka? Ha, kayo mga vloggers, sabog ba kayo? Konti? Hindi nagkukunik eh. Kasi kung ako konti, ay, sige mag-rally kayo dyan nang magmukha kayong tanga. Dakdak kayo ng dakdak. Effort kayo ng effort, mukha naman kayong tanga. Ano ba kayo? Addict? Bangag? Bakit praning kayo sa rally na ito? Meron ba kayo sariling mundo, may bumubulong-bulong sa inyo? Di ba ganyan ang addict, may bumubulong-bulong sa kanila? Bangag ba kayo? Kaya kayo praning? Kayong mga vloggers kayo. Nakakaasar. Lalo nilang binabano ng mga sarili nila, sabi dito. Sa susunod na election, habang ginagalit nila mga tao, lalo matatauhan at alam na kung sino. Ay! Huwag niyong ipagboboto yung mga senador na mga naging senador lang dahil kay Tatay Digong tas hindi kayo maninindigan. Tapos saka kayo maninindigan pagka 3 months before the election.
4 months before the election. Ngayon namin kayo kailangan. Kayong mga nakaupo dyan dahil kay Tatay Digong lang. Pasensya na po sa mga kasamahan ko, ha? Pero tatamang, busit talaga ako dito sa mga ito, eh. Pasensya na mga kasamahan kong banateros at mga DDS. Ayoko talaga itong mga ito. Namamangka kayo sa dalawang ilog, eh. Huwag kayong gumaya dun sa mga vloggers na balimbing. Kung asan ang issue nandoon, nagpunta kay FLM, sikat, punta tayo dito kay Tito Bigid, sikat. Ito to si Paris King, punta tayo doon kasi andun ang sikat. Wala kayong tayo. Tayo nyo. Tayo agenda. Tayo pakinabang. Pakinabang sa sarili. No, sabi dito, coach, masanga tayo kay Tatay Diggs. Love niya ang mamamayan. Oh, correct. Tama. Hindi naiintindihan ko. Huwag po kayo magagalit. Kung pinaka ay, siyempre. Diba? Whew. Aglet, tingnan natin ito. Wala na. Basta kung anong sabi, yun lang. Pakinggan nyo to. Sabi natin na parada na po sa mayari na po. Ano parada? Paradang ganyan lang o iyaharang dyan? Hindi, wala pong sinabi na iba. Yun basta gagamitin yata nila. Gagamitin saan, sir? Walang sinabi po. Ha? Sino po nagtutusan nyo, sir? Mayari lang po. Mayari ng lupa? Ano sabi? Paano po nagkasabi nyo mayari ng lupa, sir? Hindi, babalikan ko po yun. Paano, paano pa pagkakasabi na mayari ng plug, sir? Ano mayari ng lupa, sir? Hindi po ako pwedeng mag-commit. Basta kung anong sabi, yun lang. Sir, parking po ba talaga yun o pansamantala lang? Pansamantala lang po yun. Mga hanggang ano oras, sir? Ang mayabi lang tatawag sa akin. Ah, so kung bukas na lang tatanggalin yun, sir? Oo, oh, may babiyaya ko yun. Kailan tayo? Alisin niya. Ang daming sa sinasabi po. Pasensya na po. Media kayo. Okay, salamat po. Diyan ngayon, grabe. Ang venue ng Maisug rally dito sa Busbos, Bulacan, hinarangan. Grabe talaga ang gobyerno na to. Takot na takot kay PRRT. Dahil nga talagang nagsasabi ng totoo si PRRT. Takot kayo sa mga Duterte. Ha? At crush bayag kayo sa mga Duterte. Konti tao. Running kayo, baka bangag. Kayo yan ang mga vlogger. Grabe, narangan ng... pero kaya pa namang dumaan, medyo mabait. Actually, partner, kaya pang dumaan. Kaya pa. Kaya pa pang dumaan. Tingin tayo ng konting dadaanan mga kaibaon. Okay, narangan na. Ah, maraming salamat po, Rudy Sudario. Chill lang, coach. Hindi na po bobo ang taong bayan. Kailangan po nila malaman ang totoong nangyayari at salamat sa mga tulad mo nakikita namin. Pasensya na po, SMNI. Magbubunga nga ako sa Martes dyan. Pero hindi naman kami pinagbabawalan ng SMNI. Baka lang kasi madulas ako ng mura. Eh, yun ang bawal. Bawal ang mura. Then, pipigilin ko, ha? Nakakaasar lang. Ayoko rin naman magmura sa totoo. Pinagsabihan na kami dyan. Magagalit yung ano na tatay namin sa amin. Laban lang kayo, ha? Huwag na magmura. Ay, naku, wasted. Thank you, Rudy.
Rudy Sodario. No, tuloy po natin. Maisug, hindi kami aalis. Oh. Maisug na, maisug. Sabi ng driver, lumayari daw yan ng lupa. Ito, kasamaan natin ito sa SMNI. Ha? Si sir, salut ako sa iyo. Nako, grabe. Ah, isa po ito sa mataas na posisyon sa SMNI. Tak na yan, pinadala sa kanya. Pinaparada dyan sa daanan. Ayan, pero napakatanga naman ng driver. Binigyan pa rin kami ng space na dumaan. Kaya ngayon, pag nanaig ang aming lawyer, ayan. Pero alam mo, hindi yan yung issue. Eh. Hindi naman yung pagharang. Alam mo, magiging issue dyan. Delikado na po eh. Nakipaglaban na sila eh. Ay, nawala ako. Willing na silang madimanda. So it's either susunod na lang or hindi. Kaya pinaawat na ni PRRD. Basahin natin mga komentaryo niyo. Lovebirds, baby ang puso mo. Kalma. Hindi, nakakabuisit di. Cancel na po ang rally. Yes, canceled na po. Sabi dito, masyado ka madada host. Eh, anong gusto mo, Leo? Hindi ako magdaldal dito. Eh, vlogger ako eh. Nakita ka ba ng vlogger tumahimik? May manood kaya sa akin. O, nag-live ako. Bobo pala to si Leo eh. Hanggang, tingnan natin hanggang saan tapang mo. Mabunga nga ka pala. Kinagat ka lang kay Senator Lobin Padilla. Sobrang madaldal ka talaga. Ay, gusto nyo ba? Manunood ba kayo sa akin kung magla-live ako tapos tatahimik ako rito? Gago pala to si Leo eh. Kayo na nga sumagot dyan. Ilabas na ang lahat. Ay, magsalita po kayo sa social media. Martial law ba ito? Oy, kayo nasa gobyerno. Martial law. Napaka-diktador ninyo. Tatay Dix, inaantay namin ang inyong live. Mga hayop kayo, may araw din kayo. Yan mga sabi. Troll yan, coach. Demonyo na itong gobyerno na to. Sabi dito. Sabi dito, ang issue po dyan talaga, natakot na yung may-ari at tinakot na ang admin ni Marcos. Kung itutuloy pa po yan, tama po kayo, Coach Oli, baka may mangyari talaga. Maganda. Ito, hanapin ko po. Dyan lang kayo, ha? Okay? Speaking of, ano? Ha? Kasi, kailangan makita nyo, nagsalita po yung may-ari, tinakot siya kahapon, eh. Okay, antayin nyo po.